Saya lakukan pada tuan kita. Kaya ayaw ko nagkakalaglagan na tita. Sabi hindi. Nagagalit na tita. Kasi hindi. Hindi, ang ano nila ngayon tita, ang issue nila, ano yung bias eh. Yung bias na pag ano nila. Wala na lang sila magawang issue, kaya lahat yung ginagawang issue. Kaya ay gano'n. Hindi, lumabas lahat ng issue talaga. Hindi, yun naman sa issue ay mga congressman na may wala nang ginawa kundi paulit-ulit naman. Tao pa nga yun. Manang Wen, nagsalita na si Melchanko at saka si Jason sa yung mga reporter. Mga nagsalita na. Hindi. No. Nagda-download ka. Oo. Just wait. Oh, ilagay mo saksak mo. Full charge na to me. Is it full charge? I'll take it. Okay, I will take it. I will remove it. Hindi pa sila nagbabayad ng buwis. What? Ang billion? Ang bigyan ng buwis nila ha? 15 billion? Mali yung mga kwenta nila. Mali ang kwenta nila. Nung isang araw, yun ang binag-usapan, BIR. Hindi sila nagbabayad. More than that. Nila yun. Marami silang violation. Yung mga trabahador na hindi pala regular, mga trabahador na tinanggal, yun ang mga issue nila. Wala pala silang empleyado na full time. Wala pala na empleyado. Ilan lang empleyado nilang regular 2,000 at 11,000. Daw ang kanilang empleyado, 2,000 plus lang ang regular. Ano kaya yun? Basta ABS-CBN ako. Yes. Million, billion, billion ang pinag-uusapan pera, walang empleyado. Billion, billion na pera ang pag-uusapan. Bye mo. Kaya ang bilan patanggal na ang dalawa-dalawa pa cake ni Manang Eva eh. Ayos ah. Bigay lang po yun ng kapitbahay namin. Oh yeah? Natira lang. Eh hindi po tito. Isang buo. Ayos ah. May pa-cake po. Parang Eva, wala nang natira. LBC naman. Pakain ng pansit, Manang! Wala akong pansit ngayon. Walang pansit? Ano nga? Magbubuta ako ng pansit bukas. Yung ito ko tayo, nandiyan ka na. Walang suman. Wala. Dadamihan ko ng sahog. Ay, natao. Luto namin, palitaw. Alam mo ba yung palitaw? Hindi. Oo, sarap. Tiyan ko ng shrimp. Tiyan ko ng... Sabi na naman kami. Thank you, Sabi. Sabi na naman, Sabi. Ay, di na kayo. Bakit si Jenny wala pa? Jenny wala pa. Be, Marika. Manang. Sa Miyerkules, i-message mo ako 2 hours prior yung umpisa ng ano. Tama nang. Kasi... Baka tulog na tulog ako noon na alas dos. Okay, Maricar. Sa July 8 ba yon? Kailan ba yan, Maricar? Oo, Manang! Si Pastor Donaber ang mag-e-exhort. Nakausap ko siya.
lang, Manong. Ay, Manong Berhel. Oh. Asan ka na? Asan na si Manong? Manong Berhel. Bali, magpapalit kayo ng oras ni Pastor John. Si Manong Merli ang ano pa rin, ang opening prayer. Magpapalit lang kayo ng oras ni Pastor John kasi aalis sila ni ano Bishop ano Cabalquinto. Kaya mauna lang daw siya ng konti ng pag-sweet. Tapos pagtapos yata ni Sweet. Kasi kakanta muna si Sweet habang ano eh tapos ano daw yung Jewish ceremony ganun. Sino? Sino magaganon? Si ano si Bishop Arnold Cabalquinto. Ah. Oo, Manong. So, siya muna mauna, ganun. Oo, Manong. Ano lang naman sabi ko, 10 to 15 minutes lang. Na exhortation. Na exhortation. Oo, sige. Manong, yung program, Manong. I-private message mo sa akin yung program din, okay? Oo, Manong. Iayos ko lang kasi may ano konting ano para lang may ayos ko yung ano bukas send ko na lang kasi para malaman ko rin yung sequence para i-spotlight ko kung sino yan ako kung sino manang ko ganun ang purpose ko naman eh. Oh naman yung sila text dito ka lang kumuha ka na ako. Sila Juliet ang wala pa. Sina Dexter wala. Bakit si Mama mo, Jack Dexter? Wala po. Si Dexter. Bukha ka rin sa kumpuan. Yun. Ha? Hindi po punta si Tita. Ayun siya. Special package dalawa. Hindi pwedeng bata. Talagang hindi talaga pwedeng bata. Oo. Bawal. Senior. Oo, baka daw mawalan ng lisensya si Pastor John. Oo. Kailangan nga. Seventh birthday niya. Another celebration. Ayan. Sa Zoom. Yeah. Happy 58th birthday ng Eva. Happy birthday. Happy 58th birthday man ng Eva. Yung ano eh, nung age eh, ng happy 58th birthday. Nayumi, ganun mo nga yung buhok mo. Talikot ko. Ganun mo nga yung buhok mo, Nayumi. Wow, ang ganda. Lower lang yan, tita. Hindi niya nakita maano yung ilaw. Ganda. Okay na tayo. Kompleto na tayo, Pastor. Okay. Let's pray. Announcement. Everyone is welcome. Happy 25th wedding anniversary. Ayan na. Si Jason. Welcome, Jason. Wow, again si Jason. New member. Wow, si Jason. Amen. Oh, man, siyempre. Woo! Ayan na si Jason. Guwapo na Jason ah. Yes, ayan po. Guwapo Jason ah. Ano pa ba magmamana? Malambot na tumbok. Kailangan makipag-take off. Si Jason ang kinakakasama.
Wala nga si Laksin eh. Anong nakagip na nga ng pangyay. That's not that. Doon ka malakuinig. Dito ka anak ko marumigyaan. Okay, good evening everyone. Magandang gabi po sa bawat isa. Start na tayo. Kay Manang Weng, since ikaw na may naupo na, kayo mag-pray. Okay, let's pray. Hana, let's pray. Lead the prayer. Okay, mag-pray tayo. Lord God, marami pong salamat sa gabing ito. At muli kami ay nagkasama-sama, Panginoon. Lord, sana po ay kami ay i-lead ng Holy Spirit sa kung anong mensahe na ibibigay niyo po ngayon sa amin. At i-bless niyo din po si Pastor Perhe na mag-deliver ng message niyo sa amin. Lord God, sana po ay maunawaan po namin, may sa puso po namin ang inyong mensahe. Lord, marami din po salamat at ang lahat po ay nagbigay ng time para sa gabing ito. Excited po ang bawat isa para makinig, Lord God. Thank you so much, Lord God, for all the blessings that you have given us, that you have showered each and every one of us, oh God. And thank you, Lord, sa lahat po ng blessings na aming natatamasa kahit na po ang aming sitwasyon ngayon ay nakakaharap pa rin po kami sa pandemic at dumadami po ang case, Panginoon. At sana po, Lord God, kami po ay inyong i-cover ng precious blood at kami po ay maging safe sa kung anuman ang maaaring kapahamakan dala ng pandemic na inaharap po namin, Lord God. Lahat ng po ito ay aming pinauubaya po sa inyong Panginoon. I know that we are in good hands sa inyong Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name, amen. 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 Good evening po. Buksan po natin ang Book of John. So doon tayo mag-uumpisa ngayon. Ano? So sa Book of John, which is in connection din sa binasa natin sa 1 John. That we are called the children of God. Right? Book of John lang daw ate. Yan. Magandang balita ayon kay Juan. Pero bago tayo mag-umpisa, no, at bago natin basahin to, ay magkaroon muna tayo ng background. Okay? Para at least meron kayong understanding kung ano nga ba ang difference nito sa ibang gospel. So, meron tayong 4 gospels, ano? Matthew, Mark, Luke, at John. Okay? So, yun yung apat na gospel. So, iba-iba ang presentation nila, pero may pagkakahawig-hawig sila, no? So, kung makikita natin ang 4 gospels na to ay ipinapakita si Jesus o si Kristo sa iba't ibang karakter niya o katangian. Kung si Luke, pinipresent si Christ in his humanity as the Son of Man. Okay? Yun ang presentation ni Luke, Son of Man, yung kanyang humanity, pagiging tao niya. Okay? Remember, Jesus is 100% God and 100% man. Okay? Next, kay Matthew, Christ is portrayed as the King. Okay? Yun ang presentation ni Matthew. Kaya kapag binasa ninyo ang Matthew, laging titingnan niya, ang audience na dyan ay mga Jew or mga Jewish people, dapat i-present niya saan galing si Jesus. Kaya i-present niya sa kanyang genealogy na siya ay galing sa lahi ni David. Kailangang ipakita niya yon. Si Mark naman, ang presentation niya kay Jesus is a servant and the high priest. Natatandaan niyo yun kung paano si tayo ay binigyan ng magandang halimbawa regarding sa pagiging servant. Okay? Naglilingkod siya, siya ay nagpapagaling, tumutulong sa mahihirap. Siya ay nagbibigay sa mga nangangailangan. Remember, ganun ang presentation ni Mark based dun sa pinag-aralan natin. At si John, ang presentation naman niya where John presents his gospel in the deity or Jesus as the Son of God. Okay, nakuha po ba natin? So, yun ang presentation ng Gospel of John.
Now, sa Gospel of John, kailangang ipakita dito, no, ang tema nito ay faith and belief and unbelief run through this Bible, through this book. Pinapakita yung contrast ng taong may pananampalataya at taong walang pananampalataya. And again, ang John ay isinulat para sa mga Gentile believers. Okay? Or sa mga Gentiles. Kung ang Luke ay sinulat para sa mga Romans, ang Matthew para sa mga Jew, ang Mark para sa mga Greek, pero ang John ay isinulat para sa mga Gentiles. Okay? So yun yung makikita natin dito. Now, tingnan natin kung sino ba si John. Okay? Para at least may clear understanding tayo tungkol kay John. Now, si John ay younger son ni Zebedee who had a fishing boat in the Sea of Galilee. Siya yung unang tinawag, di ba? Peter at saka si Andrew, James at saka si John. Nakuha ninyo yun? Inaral natin yun sa Book of Mark, di ba? Sinong unang tinawag? Si Peter at saka si Andrew, magkapatid. Tapos si James at si John, the son of Zebedee. Okay? So yung dalawang yun, magkapatid yun. Ngayon, ang nanay nila ay si Salome. Nagets? So para at least alam nyo, si Salome, siya yung naandun sa may, yung babae doon sa Galilee at siya yung naandun sa crucifixion. Okay? So siya yun. Anak niya si John at saka si James. Tapos ang tatay nila ay si Zebedee. Okay? Now, si John ay business partner ni Peter sa fishing business. Hindi sila ordinaryong mangingisda na alam natin na may bangkang maliit, na nang nanguhuli ng isda, hindi. Fishing business, meron sila yung mga malalaking bangka. In short, sila ay mayroong kaya. Meron silang ano, I mean, they are business people, ano? Kung basta ano, parang alam niyo yung may malalaking mga fishing boat. Ganun sila, hindi sila ordinaryong nang mangingisda lang, ordinaryong mangingisda. Yes, they know kung ano yung business nila, no? As a fisherman. May palinaw ko lang, palinawin ko lang yan. Yung dyan na sinasabi mo ba, yan ba yung naging apostle ni Christ na sumulat ng John or John na yung John the Baptist? Ano, magkaiba yan. Si John the Baptist, hindi yan. So, ito nga yan. John, si John the Baptist, iba kay John the Beloved. Okay? So, John the Beloved, siya sumulat ng John na yan. Yung yes, yes. Okay, sige. Okay. Itutuloy ko lang, ano, para at least hindi sila na, ano, no? So, tama yan, ano? Si John, hindi ito si John the Baptist. Iba ito, ano? Sa Bible, maraming magkakaparehas na mga John. Okay? Malalaman nyo sila based dun sa kanilang surname. Or kung sinong may anak sa kanila. Okay? Now, John was an ambitious and quick-tempered man before Christ changed him. Same with Peter. Si John din ay isang ambitious at saka quick-tempered man. His nickname, okay, John and his brother James, okay, Boanerges, okay, yun yung parang son of thunder. Diba, natatandaan nyo yun? Siya yung sinasabi niya na, Panginoon, gusto nyo bang pababain dito or baka gusto nyo atupukin itong mga taong ito, yung mga nasa Samaritan village, okay, yung Samaritan village, okay? Dahil hindi sila tinulungan. So ganun sila, no? Very quick silang magalit or gusto nila gawin kaagad. Okay? So in the Gospel of John, he is known as the disciple whom Jesus loved. So kapag binasa natin sa mga susunod nating pag-aaral, mababanggit na siya, hindi niya binabanggit ang pangalan niya, pero sasabihin niya na siya yung taong malapit kay Jesus. Okay? Siya din yung binabanggit ni Peter sa kanyang book, okay, in the Book of Acts. Okay? At siya rin yung naglilin. By the way, sa Galatians, siya ay kinoconsider na pillar of the church along with Peter and James. Sila yung mga talagang mga leader
sila yung mga leaders noon nung si Jesus ay umakyat na sa langit, sila ang nanguna doon sa Jerusalem. Okay? Si Peter, si James, at saka si John. Sila yung tatlong malalapit doon. Now, tingnan natin tong story na to, no? Kung bakit siya daw ay isa sa mga apostles doon. Okay? Nung siya ay matanda na, no? Okay, makikita natin dito, based from the church history, okay, na siya yung, ang nangyari sa kanya ay, teka, bakit siya dinala sa Patmos? Okay, church history also records that John was arrested and sentenced to death under the persecution of Roman Emperor Domitian. He was put in a pot of boiling oil, but God miraculously protected him from any harm. So, yun yung isa sa mga pinagdaanan ni John. Siya nilagay as part of the ordeal or parang sentence to death, inilagay siya sa isang kumukulong mantika, ano, in a pot of boiling oil, pero hindi siya namatay. Okay? Now, the soldiers became afraid of him, and rather than try to kill him again, he was sent as a prisoner to the island of Patmos. Yun pala yung pangyayaring yun. Kung bakit siya dinilagay sa island of Patmos, dahil hindi natatakot yung mga soldiers na siya ay i-execute. Okay? Kaya anong ginawa sa kanya? Dinala siya dun sa island of Patmos. Then, the Lord gave him the revelation. Siya rin po ang sumulat ng revelation. Okay? Kaya he was called Son John the Beloved. Siya ang sumulat ng Gospel of John. Siya rin yung sumulat ng Book of Revelation. He was, yes, he was the only one of the 12 apostles to die peacefully as an old man. Siya lang sa 12 disciples ang hindi namatay ng mahirap. Kagaya ni Peter, pinako siya ng namatay, pinako siya ng patiwarek, ano, pabaligtad. Okay, yung iba naman ay sinaksak, yung iba ay talagang kinaladkad, yung iba ay hinati sa katawan nila. Okay, pero among the 12 disciples, si John lang ang namatay ng peaceful as an old man. Okay? So siya lang yung binigyan. And sa kanya ibinigay yung mga revelations, yung pahayag. Kaya pag binasa niyo po yan, ang author po ng Revelation, yung huling-huling na babasa, mababasa sa New Testament, siya po ang author nun. Okay, siya po ang binigyan ng pahayag ng Panginoon. But because the early church considered it as high honor to be a martyr, he was made an honorary martyr since he had been sentenced to death. So, he was also considered a martyr. Bakit? Although hindi siya namatay, pero he was also put ano in that test, like placed in a pot of boiling oil. Kaya parang in a way, he was also considered to be a martyr. Now, nung siya ay ano, habang siya itong tumatanda na, syempre, ano, so yun ang binibigay sa kanya ng mga papahayagan. So again, he was also called the disciple whom Jesus loved. Okay? Yun yung ibig sabihin ng kanyang ano. So by the way, his name means Yahweh has been gracious. Yun ang pangalan ng John. Yahweh has been gracious. Yun ang meaning ng John. Okay? So kaya kapag ang pangalan mo ay John, ikaw ay kinahabagan or sabihin na natin, ikaw ay binigyan ng kabutihang loob ng Diyos. We have been so, the Lord has been so gracious to you. Okay? So, yun yung ilan sa mga background na makikita natin kung sino ang sumulat ng book o ng Gospel of John. Okay? So, ang Gospel of John ay sinulat para sa mga Gentiles. Okay? So, ang pinaka-reason po nito kung bakit po ito'y sinulat ay upang ipahayag sa mga tao, especially dun sa mga hindi mga walang Jewish background. Okay? Yung walang Jewish tradition or Jewish background, ito'y sinulat niya para sa mga taong gustong makilala si Jesus bilang anak ng Diyos. At yun ang pinakabuuan ng kanyang
mensahe tungkol kay Jesus. Okay? So marami pa akong ibibigay regarding sa background nito habang tayo ay nag-aaral. But again, it was written in Ephesus, okay? Sinulat niya ito nung nasa Ephesus siya, which is known as the modern day Turkey. So doon niya sinulat 'to. Okay? Tapos ang kanyang malimit na kanyang ginagawa or malimit na tema ng kanyang pagsulat ay tungkol sa signs, belief, and life. So tatlo ito na pinakamahalagang tema na dapat nating maintindihan. Makikita natin dito yung mga signs, yung belief, at saka yung life. Laging magkakasama ito from start up to the end of his gospel. These three major or significant words mentioned in the Gospel of John: signs, belief, and life. So, sign instead of the word miracle. Okay, yun ang ginagamit niya. So, imbis na miracles, signs ang ginagamit niya, no? The purpose of the sign is to reveal a spiritual truth. So, mababasa natin yan sa mga susunod nating pag-aaral. Okay, so, tingnan natin ngayon ang John chapter 1 in verses 1 to 12. Okay? John chapter 1 verses 1 to 12. Ito yung pinaka key verses or keywords or key chapter ng John. Okay? John 1 verses 1 to 12. Okay, ito yung mga key verses na makikita natin sa Gospel of John. Okay, sino magbabasa? Marika? Microphone, Mike. Ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito naggapi kailanman sa kadiliman. At naparito si Juan ay sinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita ng sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kung hindi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen. So ito yung pinaka-importante, no, na dapat nating malaman na tayo ay pinili. Hindi sa sarili nating kagustuhan kung bakit tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. Amen po ba doon? So, kahit pa, eto, tandaan po ninyo, no? Kahit pilitin pa ng tao or sabihin niya na ako anak ng Diyos, no. How can we know that you are the Son of God? Unless God has called you to be the Son of God, then that's the only time you will be called the Son of God. Ano ibig sabihin? Hindi po pwedeng sabihin ng kahit sinong tao na siya ay anak ng Diyos, no. Napakalinaw na binanggit natin or pinag-aralan natin na kapag ikaw ay wala kay Jesus, ibig sabihin anak ka ng Diablo. Naintindihan ba yon? Just as simple as that. Hindi mahirap intindihin.
Pero kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, binibigyan ka niya ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Napakabilis isipin or intindihin. Okay? Now, yung binabanggit po dito na Juan ay hindi po siya yung sumulat nito. Okay? Si Juan Bautista ang binabanggit dito. Okay? Dalawa ang binabanggit sa binasa natin. Una ay si Jesus. Siya yung tinatawag na salita. Kaya capital S po, makikita niyo, no? Salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang salita na binabanggit dito ay ang Panginoong Jesus. Jesus is the Word, okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word of God is Jesus. The Lord Jesus is the main subject, and John the Baptist as he relates to Jesus. Yung nagpapahayag dito na sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, yan po yung nasa verse 6. Again, yung Juan na yon, hindi siya ang sumulat. Naintindihan po? Iba pong Juan yon. Ang Juan na binabanggit dito ay si Juan Bautista. So mapapag-aralan natin yan sa susunod na mga talata. Now, in the beginning was the Word, establishes the fact that the Word was eternal. Ibig sabihin, ang salita, si Jesus, ay pangwalang hanggan. Naroroon na siya mula palikhain ang sanlibutan. Nakuha po ba natin? So ibig sabihin, Pastor, si Jesus ba kasakasama na ng Diyos Ama nung nilikha ang sanlibutan? Yes. Nung Genesis pa, naandun na siya bago pa malikhain ang sanlibutan. Naandun na siya. Pero this time, siya ay kailangang magkatawang tao para makita at makasalamuha ng tao. John began his gospel with the term Word. He was writing for the benefit of thousands of Greeks who had become Christians during the first century. Okay? In both Jewish culture and Greek culture, the term word was significant and meaningful. Sa mga Jewish at saka sa mga Greek, kapag narinig nila ang salitang word, ibig sabihin, mahalaga yon. Okay? Now, that is the reason why, ano? John must emphasize this first verse, okay? Sa unang verse pa lang, yun na. Okay? Si Jesus na ang pinakatema ng buong kasulatan ni Juan. So, doon pa lang inumpisahan na niya na ang focus ng kanyang pagsulat ay tungkol sa Panginoong Jesus, na siya ay anak ng Diyos. Okay? Now, in the beginning was the Word. This shows Christ's pre-existence and intimacy with God. The Word was with God and the Word was God. So, meaning that the Jehovah's Witnesses add the word here, so their translations say, and the Word was a God. Mali po yun, ano? So, ibig sabihin that the Greek text is there is no A, you know? In the beginning was the Word and the Word was God. Okay? Siya mismo yung God, hindi siya a God. Okay? In Him was life. Okay? And God separated the light from the darkness back in Genesis, so light and darkness cannot dwell together. So makikita natin doon kung paano sinasabi ni John na ang liwanag at ang kadiliman ay hindi po pwedeng magsama. So ano bang pinapatungkol doon? Okay, maraming ibig sabihin ng liwanag or kadiliman. Pwedeng ang liwanag ay mga taong namumuhay sa katuwiran kasama ang Diyos. At ang kadiliman ay mga taong namumuhay sa kasalanan. So there's difference, ano, between light and darkness. Now, Jesus was the true light that lights every man that comes into the world. Okay, yun po yung binabanggit doon na liwanag. Okay, yun yung sa verse 5, naliwanagan sa kadiliman ng ilaw at hindi to kailanman nagapi ng kadiliman. Never na nagapi ng kadiliman ang liwanag. At ang liwanag na yon na binabanggit ay ang Panginoong Jesus. So, verse after verse, makikita natin na si Jesus ang pinaka-focus ng mensahe ni Juan. Okay? He came to his own and his own did not receive him.
Let us look at first in verse 6. This is the introduction of John the Baptist. He was Jesus' forerunner. Ibig sabihin, bago dumating si Jesus, ipinirepare muna ni John the Baptist, prepare for the coming of the Lord. Okay? John the Baptist has the spirit of Elijah. Okay? Yun po yun, kung mababasa nyo sa Malakay. So, siya po yung nagpiprepare ng way. Siya yung naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Magsisi na kayo. Darating ang ilaw. Darating ang tunay na tagapagligtas. Hindi niya binabanggit siya kung hindi ang Panginoong Jesus. Okay? So, yun po yung sinasabi doon. And that is the fulfillment of Malachi 3:1. Okay? John the Baptist's ministry only lasted for about like ilang years lang or ilang months lang. Ganun lang po ang ministry ni John the Baptist. I-prepare lang ang pagdating ng Panginoon. Remember, John the Baptist was also the cousin of Jesus. Ano? So, nung nalaman na niya na si Jesus ay anak ng Diyos, then nalaman din ni John the Baptist that he was also called to prepare for the coming of the Lord. Okay? Kasi ang nanay niya ay si Elizabeth. So Jesus was the true light. And that lights every man that comes into the world. So makikita natin dito sa verse 6 na sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Yung binabanggit na ilaw doon ang Panginoong Jesus at siya yung nagbibigay or naghahanda para sa pagdating na yon. Verse 8, hindi siya ang ilaw. Ibig sabihin, hindi si Juan ang ilaw kung di naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Okay? Ang ilaw na binabanggit doon ay si Jesus. Siya lang ay ginagamit para ihanda ang mga tao. And in verse 9, ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Siya ay si Jesus ang binabanggit dito. Jesus was the true light. And he came to his own in verse 10. Okay, naparito siya, verse 11, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Okay? Now, yun po yung isa sa mga reason kung bakit din kailangang ipakilala, no? Si Jesus ni Juan Bautista. This was referring to the Jews in the Palestine. So, ang pinagsasabihan ni Juan Bautista ay yung mga kababayan nila. Okay? Because during the time na dumating si Jesus, they were expecting someone na magliligtas sa kanila from the oppression of the Roman Empire, no? During that time. Okay? Kaya ina-expect nila na merong king na darating para magligtas sa kanila. Now, ang binabanggit po dito doon ay yung Israel. So God's peculiar treasure, God's peculiar people. Jesus came to a land that was specifically and particularly God's land and to a people that we particularly and specifically God's people. Among the many nations in the whole world, there is one nation that is chosen by God, and that is Israel. Even at this present time, they know that they are a chosen people. Sila po talaga yon, ano? Kaya kahit man anong gawin natin from Genesis up to Revelation, they are the chosen nation of God. Okay? Why? Ano ba ang purpose kung bakit sila ay tinawag? You know, ang reason po kung bakit po sila ay tinawag, sila ang magtuturo sa lahat ng bansa tungkol sa paghahari ng Diyos. Yun po talaga ang calling nila. Sila ay binigyan ng salita among the many nations around the world. Bakit ng Israel ang binigyan ng salita ng Diyos? Kasi sa totoo po talaga, sila ang binigyan ng mandate para magturo sa lahat ng bansa ng salita ng Diyos. Yeah. Kung tunog na nakita nila yung calling nila, magagawa nila yon, then sana hindi sila dumating sa point na sila ay dinisperse.
Okay? But because of their hardness of heart and their disobedience, pinangalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. But again, don't worry. Ngayon po, part ng kanilang pagkatawag, sila po ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa Israel. Okay? That is the promise of God that once again, these people na in-scatter before ay unti-unti po silang babalik ngayon. At kung titingnan po ninyo sa news ngayon, ano, makikita nyo po maraming mga Jewish people na bumabalik ngayon from different nations going to Israel. At yan po ang kanilang, alam po nila yan, nababasa nila yan sa Old Testament. At yan ay part ng prophecy na sila ay kailangang bumalik. Before the coming of Jesus, people, these Jewish people will go back to Israel and witness the coming of the King. Napakaganda po, ano? So that's another topic po yun. Medyo malalim pong mga pag-aaral po po yun. But anyway, dito po makikita natin, ano, na itong bansa na kanyang pinili, sabi ni naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Why? The Jews were expecting someone who is talagang parang king na majestic ang pagdating. They were expecting, of course, someone na talagang from a royal family. Yes, but it's opposite dun sa kanilang iniisip. Jesus came as a humble servant. He was born in a manger from a very poor couple, ano, or family. So yun ang background niya. Kaya hindi po makapaniwala. And I tell you, even up to this very day, yung mga Jew po, they do not believe Jesus. Okay? So by the way, Jesus is a Greek word. So kapag po ito ay Hebrew, ang tawag sa kanya ay Yeshua, no? Okay? He was called Yeshua. So, pero marami po ngayon sa Israel na mga naniniwala na rin po kay Jesus. Ang tawag po sa kanila ay mga Messianic Jew, no? They believe in the Lord Jesus. But there are Orthodox Jews. Nakikita niyo yung mga nakasuot na kulay itim na may mga kulot-kulot na buhok dito sa gilid. Okay? They are called Orthodox Jew, no? So, they don't believe in the New Testament. They don't believe Jesus. Okay? So, even up to this present time. So, yun yung isa sa mga mapapag-aralan natin, ano? Now, so sabi nga po doon, yet to those who receive, hindi sila tinanggap. But in verse 12, ito po yung pinaka-key verse na dapat nating i-memorize. Kahit po bago pa lang po tayo, i-memorize po ninyo itong John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino lang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap at nanalig sa kanya. Eh paano yung pastor? Kilala ko naman siya. Hindi pa rin. Nakikinig naman ako ng Bible eh. Considered na ba akong anak ng Diyos? Hindi. Ang sabi dito, yung nananalig at tumanggap sa Kanya. For those who believe and accept Him as Lord and Savior, He has given the right to become children of God. Kung tinanggap mo, ikay nanalig at tinanggap mo, then very good. Kasi yun yung sabi. Sabi dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ba ng tao na hindi tumanggap sa Panginoon ay anak ng Diyos? Hindi. Yan ang inaral natin sa 1 John chapter 3, di po ba? Kapag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay anak ng Diablo. Just as simple as that. Okay? Mamili, anak ng Diyos o anak ng Diablo. Now, this is a very basic foundation of our faith. Kung wala pa kayo sa ganung punto din, you belong to that family. Right? Hindi ako nagsasabi ang word of God. Okay? Right?
Ano yung tami yan? Okay, yet, to those who receive Him, the Gentiles, they receive power to become children of God. Okay, two greatest wonder of grace. Dapat nating malaman ano na merong nangyari sa Panginoon, the incarnation. Ibig sabihin, the Son of God became the Son of Man. Ibig sabihin, nagkatawang tao siya. Eh, Pastor, bakit kailangan magkatawang tao si Jesus? Okay? Kailangan niya na magkatawang tao para makasalamuhan ng mga tao at siya mismo maranasan niya kung ano ang dinaranas ng tao. Of course, Diyos siya. Alam niya yon. Pero ang tao mahirap maniwala kapag hindi nakikita. Di po ba? Amen. Kasi alam nga namang, sino ba si Jesus? Siyempre, sa imagination nila, kapag hindi nila nakikita ang tao, hindi, no? So again, Jesus is 100% man and 100% God. So, ganun din po sa atin, ano? That sons of men became sons of God. We call that regeneration. So if Jesus, the Son of God, He became the Son of Man, so the sons of men can become also the sons of God. Wow. What do you mean by? Kung tinanggap mo. Yon. If you believe and accept Jesus as your Lord and Savior, then that's the only time you will be called son or daughter of God. Naintindihan po ba? Ang ganda, no? Napaka-simple din. No, hindi siya mahirap. Kung tinanggap mo si Jesus, nanalig ka talaga, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoong tagapagligtas, isinuko mo ang buhay mo at nagbago ka, tumalikod ka sa kasalanan, tinanggap mo siya din, bibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ang gusto niya sa atin. Okay? Ayaw niya na tayo ay manatiling anak ng Diablo. Why? Remember when Satan rebelled? Okay? Anong ginawa niya? Dito siya ikinast sa earth, ano? So ngayon, siyempre, kukuha siya ng mga kampo niya. Because, pero ang gusto ng Panginoon, kunin niya uli tayo. Kasi, originally, we belong to the family of God. Okay? So yun po yung real purpose ni God kung bakit siya dumating dito. Upang iligtas tayo at kunin muli tayo mula sa kaaway. Okay? So, yun po yung isa sa napakagandang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, sabi nga rito, sila ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ibig sabihin, tayo, kung tinanggap natin ang Panginoon, alam nyo ba, naka-appoint na tayo. In-appoint na tayo ng Diyos na makikilala mo ang Panginoon sa ganitong panahon, sa ganitong edad. Sabi ko nga, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, third year college na ako, sabi ko, bakit nun pa lang, nung ko lang nakilala, sana may nagpakilala na sa akin nung high school ako. Pero wala nagsishare sa amin eh. Eh? Pero nung third year college na ako, doon ko lang nakilala at sabi ko, sana noon ko pa nakilala ang Panginoon. Bakit ngayon ko lang naintindihan to? So again, may tamang panahon ang Panginoon kung kailang kanya tatawagin. Amen! Kaya nga ginagamit itong ganitong pagkakataon para ipakilala sa inyo ang Panginoong Jesus. At kayo po ang magdidesisyon noon. Hindi kailangang magdesisyon sa inyo ang magulang ninyo or kahit sinong tao. Amen! It's up to you to decide whether you will accept Jesus as your personal Lord and Savior. Because kapag dumating tayo sa langit, it's between you and the Lord. Hindi mo sasabihin, Mama, sabihin mo nga kay Jesus, ako rin. Tanggapin niya. No. Dito pa lang sa lupa, kailangan mag-decide na tayo. Kailan ka pa mag-decide? Pagpatay ka na? No. After this life, dalawa lang ang pupuntahan mo. It's either you will go to hell or you will go to heaven. Ngayong buhay pa lang tayo, matino ang isip natin, maayos tayo, buhay tayo, then let's decide. Okay? Yan po yun kung bakit may nagbabahagi nito for us to know the real purpose of God for us. Amen? So yun po yun.
Kung walang nagbabalita, walang makakapakinig. Tama ba? So yun po, ano? I hope and pray na siguro this time, I would like to lead everyone, ano? If you would like to pray and receive the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, then let's do it from our hearts. Okay? So, kung kayo gusto niyong tanggapin ng Panginoon, let's come to the Lord tonight. If you really decide to accept Jesus as your personal Lord and Savior, gawin niyo lang yung panalangin. Okay? Na naririnig ninyo ang inyong panalangin, yung mga tumanggap sa Panginoon, please join me also in prayer so that they will also join with us. Okay? Sumama rin po kayo. Although tinanggap niyo ang Panginoon, pero yung panalangin na yon, paano pwede po bang i-unmute natin silang lahat so that we can pray together? Naka-unmute lahat na. Kaya. Yeah, naka-unmute lahat. Unmute, sorry. Oh, i-unmute lahat. Yes. I mean, so makapagsalita sila, ibig sabihin ganun? Yes, para sabay-sabay tayo magpe-pray. Okay. Okay, try natin. So, kung... Ayan. I'm requesting them na no, mag-unmute. Sila na lang i-on ninyo yung mic niya. Sige. Okay? Sige po. Naka-on na lahat. If you would like to pray this prayer of acceptance, I invite you to pray this prayer. Tanggapin ninyo ang Panginoon sa buhay nyo bilang Panginoon tagapagligtas. Then you can never tell, ano? Maybe next day, next week, next month, next year, hindi natin alam kung kailan. Pero at least at this time, you will decide in your heart, Lord, I want to accept you. Panginoon, gusto ko itang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Gusto ko pong manghari ka sa buhay ko. Okay? Tayo po'y mananalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Okay? Sige po, tayo po ay umupo't manalangin. Huwag niyo pong intindihin yung nasa paligid ninyo. Just pray from your heart. Hallelujah. Ako lang po munang mananalangin. Then after that, sabihin ko, sumunod kayo sa aking manalangin. Our Heavenly Father, we thank you, O God, for this opportunity, Lord, to pray and come before you, Lord God, and ask for your mercy and grace, Panginoon, para po sa mga kapatiran namin, Lord, na patuloy na hinahanap ka sa kanilang buhay. Lord, I pray that you will open their hearts, O God, to accept you as their personal Lord and Savior. Lord, receive them, as O God, as part of your family, to be your children. Panginoon, salamat po. Tulungan niyo po kami, O Banal na Espiritu, sa aming pananalangin. At sa pagbigkas po namin ng panalangin ito, Lord, buong puso po nilang tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Okay, let's pray. Sumunod po kayo sa akin, even anyone, no? Yan. Okay, thank you, yan. Okay, Lord Jesus, I believe the gospel. You died on the cross in my place. Purchase my forgiveness. So I accept the sacrifice. And ask that you cleanse me from all my sin. You raised from the dead on Easter morning. To prove that the power of your love is stronger than death. Rescue me with your love. Come into my life right now. Come into my life right now. Lord and Savior. Please give me the gift of eternal life. Please give me the gift of eternal life. And adopt me into the forever family of God. And adopt me into the forever family of God. Thank you. Thank you. Amen. Let me pray, you know. Panginoon, maraming salamat po, O God, at patuloy ka naming
Pinupuri at pinapasalamatan, O God, sa buhay na kaloob nyo sa bawat isa na kinikilala kayo, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nyo pong ilagay sa puso nila, Panginoon, ang pag-ibig sa inyo, O God. At Lord, alam po namin, O God, na hindi ito aksidente na sila'y naririto ngayon o nakikinig. But this is your appointed time, Father God, Lord, to accept you as their personal Lord and Savior. So, Father, I pray that you will seal that in their hearts right now, O God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sa kanilang paglapit sa inyo at pagsasaliksik ng inyong mga salita, patuloy ka pong magpapakilala sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord, for your goodness, for your mercy and grace sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you. Thank you, si mga tumanggap. Yeah. So, of course, it's a process also. Ano? We need to continue in what we are doing. Read the Bible, pray. Then, kapag po may face-to-face na, especially kayo po, pag po allowed na po kayong umaten sa mga gatherings, you attend, no, yung Christian na church na po pwede kayong maka-attend. But again, look for a church na hindi nagko-compromise, okay? Yung mga simbahan na hindi okay yung ganito, okay yung ganyan, ano, yung mga kasalanan ay ano, hindi. Look for a church na makikita nyo yung mga tao doon na talagang ang buhay nila ay binago, okay? So, yun po yung mga simbahan na pupuntahan ninyo. Christian church. So, tanungin ninyo kung ano po yung pinaniniwalaan nila. If you believe in this, okay? You believe in the Lord Jesus Christ. Okay? Tandaan nyo yun. Ano? Yun ang unang-unang kailangan. Si Jesus ay kinikilala nila bilang Diyos. Baka mapuntahan nyo ay hindi. So, don't attend to that kind of church. Bible-based. Okay? Bible-based church. Yeah, Bible-based. Yung mga ang mga sinishare nila is about the Word of God, and also they believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So, yun po yung ano. That's the basic foundation, ano? Although may mga iba-ibang mga teaching pa, but again, the basic foundation of our faith should be like that. Okay po? Amen. God. So, thank you, and God bless everyone. Meron po akong announcement. Okay? So, since kami po ay regular na po kaming pumapasok ngayon sa school, so, definitely, meron po kaming mga gawain, may pinupuntahan na kami, nag-aasikaso na kami ng mga operation ng school ngayon. Pero hindi po natin tuwawalain, ano? Pero ililimit na lang po. Remember, sinabi ko po yan bagong nung lockdown, tama po ba? Sabi namin na medyo magkakaroon lang tayo ng ilang araw. So, Monday and Wednesday. So, yun po lang yung aming ano, ako na mag-share. Then, okay naman po kung let's say available po kayo ng Tuesday, Thursday, Friday, or Saturday and Sunday, meron po. Prayer time, meron din po. So, yung sa online. So, pwede po kayong makinig doon. Pero yung ganitong nag-aaral tayo, so, Monday and Wednesday na lang po tayo. But, if anyone would like to share, kapag po wala kami, kasi, pag po Monday, pwede kami. Tuesday, meron pong Bible study sila Merly, tas meron din kaming ginagawa, ano? Tas Wednesday yun, pwede kami. Thursday, yung mga leaders, Friday, prayer time, Sunday, preparation for Sunday. Nag-preach kasi ako. So, nag-prepare po ako ng Saturday. Then, Sunday, service naman po. So, again, Monday and Wednesday. Then, kung halimbawa po, merong gustong mag-share ng Tuesday or Thursday or Friday, pwede naman po yun. Hindi po naman mawawala dapat. Ano? Yeah. Ganito, pagka yun nga, pag Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, kung gusto nyo, mag-invite kayo ng pastor dyan, siya magturo sa atin. Yung kakilala nyo ba? Yeah, pwede yun.
Pwedeng ganun yun. Sa akin din, maghanap din ako. Yung nahanap ko nung isang araw, ayoko yun. Yung maghanap pa ako, ibang pastor. Supposed to be yung ba yung magtuturo dapat na sinasabi mo? Ah, ayoko. See, yeah. Alam mo, kaya sabi ko, tahimik lang muna ako. Kasi syempre, magpo-confirm yan sa akin din eh. Ayoko yun. Hindi okay. Wala siyang, nag-ano siya, nagpa-pastor siya, pero wala siyang page, Facebook page. So hindi ko siya makilala. So sabi ko, something wrong. Yeah, actually pwede. Let's say, halimbawa, kay Manang Andrea, may kakilala siya na pwedeng mag-share na pastor. Pero again, kilala ninyo ha. Kailangan maingatan po itong mga kasamahan natin, ano? Ayun, kung kanino na hindi natin kakilala. Yeah. O baka kung ano-anong ituro sa atin ay malilito sila. So hindi po pwede 'yon. Tama 'yan. Yeah. So kung maaari po is Bible-based tayo. Talagang yung pinag-aaralan natin ay dito, ano? So and more on the life application. Okay, kailangan 'yun po. So, yun po yung... Manong Berhel, Pastor Berhel, pwede ba si Pastor John? Nako, kung pwede siya, kung available siya. try lang. Hindi, papatry ko lang ng kahit ano, ipatotoo lang niya yung buhay niya. Sinong John? Kung available siya. Napaka-busy ni Pastor John. Inader ba yun? Inader, luklukan. Ayan, sige, pwede yun. Para marinig nila. Oh, para marinig niya kung gaano katindi yung buhay niya. Maricar, baka meron siyang recorded na testimony, baka yan one time. Pwedeng ganun ang gawin ninyo, ano? Aama nang sige. Pwede 'yon. Pero try ko lang siya ng kahit one time kasi talagang busy yan. Sobrang busy siya. Oo. Wish ko lang nang pwede siyang ganito. Hindi. So, yun, pwedeng ganun po. Halimbawa, Tuesday. Pwede po kayong, let's say, meron kayong ma-invite na isa. Tapos Wednesday, pwedeng manood kayo ng mga film about sa Christian. Tapos sa Friday, kung meron kayong sharing time, na pwedeng, let's say, mag-invite din. Or, if not, pwede po kayong mag-online para po sa mga prayer time, ganun, ano? So, para at least po, I'm sure marami na tayo natututunan, ano? So para at least yung Monday at saka Wednesday, doon ko kayong maituturuan talaga, ano? So I'm really preparing for this Bible study. Andrea, diyan ka magaling nga sa ganyan-ganyan. Mag-schedule ka, Andrea. Usapin ko muna yung isa naming pastor. Pastor, ano? Yung napunta dito. Kapag ko muna kung okay ang oras nila. Yeah, check nyo. You can invite them at least once para at least pwede rin kayong mag-share. Parang hindi wala ito kasi syempre nag-i-invite yung mga ng mga bata na yan. Ako mag-invite din talaga. Oh, tama. Sa malaking church namin, I don't know. Baka yung men's huddle sa men's ministry namin, baka maimbita ko once. I don't know. Tingnan natin. Check ninyo kung pwede. Kasi, again, yung kailangan, tulungan natin po ang isa't isa, no? Especially yung mga may mga bago pa lang. Kasi, dapat yung foundation ma-establish ng maayos po no? Sa kanila. Okay? So, yun. Sweet! Kita mo na ka. Ano ba dito? Paalis ka na naman. Mag-aing. Opo. Iba-iba kasi schedule namin eh. Okay. Yan, ba't di mo tinawag si Manang Lolit na ki-birthday? Hindi naman pupunta yun. Kilala ko yun. Kung sumagot ka English, para ano? Ito naman si Sweet. Kasi dinidiscourage mo kaagad si mama mo. Kailangan kasi. Hindi, tsaka ayoko din tita. Ayoko din tita. Lalabas si mama. English. Ako. Sweet. English, sweet. Manang Eva. Pag-pray na siya si Manang Eva. Ayan. Pinag-pray niya na ba, Yen? Di pa ka
Pati pinagpipray birthday pa ng Ebang Pasto. Pag-pray natin. Anong Eva? All Manang Eva birthday. Pag-pray natin si Manang Eva, no? Yan, ilagay mo si Manang Eva. Nasaan si Manang Eva? Pray mo si Pasto birthday. Ito na po. Nawala na si Yan. Yan. Merong mga scripture po na para sa amin. Manang sige, Tela, pag-pray ba? Natin si, ano, si Manang Eva. Ano? Si Manang Tela ba, Manong, na ipag-pray din? At saka si Manang Tela. Oo. Ganyan pang itong ay, ano. Yung... Diba? Silang dalawa, silang dalawa. Silang dalawa. Manang Tela, dito ka sa harap. Si Manang Eva, ay, ayaw magpap. Pang... Ah, sige. Kayong dalawa, ano? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Oo, oh, nung isang araw, di ba, nakakatuwa yung kanilang mga senior, no? So, talagang sila rin naman, nagsisik sila, no? Gusto rin nilang matuto at malaman kung ano yung mga pinapag-aralan natin. So, maganda po yun, ano? So, salamat po sa Diyos sa ganong anong sige po, tayo po ay manalangin at tumulog sa Panginoon para po sa kanila. Atin po silang ipanalangin. Panginoon, Diyos na may likha, may akda ng buhay, iniaalay po namin sa inyo ang aming pagpupuri dahil sa inyong kaloob na buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala po at maging bahagi kami ng buhay ni Manang Tela at Manang Eva, Panginoon. Salamat po sa kaloob na buhay niyo po sa kanila, O God. Lord, ngayon po na nagdiriwang sila ng kanilang kaarawan, tunay na mula nang sila'y inyong isilang, kayo na po ang nag-ingat at nagmahal sa kanila. Minsan pa, Panginoon, hinihiling namin sa inyo na patuloy niyo po silang ingatan. Sa lahat ng kanilang mga gagawing desisyon sa buhay, kayo nawa po ang manguna sa kanila. Panginoon, puspusin mo po sila ng inyong pag-ibig at banal na presensya at naway pahabain mo po ang kanilang buhay sa mundong ito. Pagpalain mo po sila upang sa gayon sila naman din po ay maging malaking pagpapala sa amin. Lord, salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay sa kanila ng kagalakan upang mag-aral ng inyong mga salita at matuto, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang kanilang buong pamilya rin, Panginoon. Kasama na po ng kanilang mga mahal sa buhay. I-bless niyo po sila, Panginoon, at lalo pa po, O God, na marami silang matutunan sa mga Bible study na kanilang inaatinan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na may maganda ka rin pong plano sa kanilang buhay. At yun po ay maging maayos, mabuti, Panginoon, at maging maligay din po sila, Panginoon, sa piling po ng ating Ama. Marami pong salamat, Panginoon. Tinataas po namin sila at pinapagpala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen! Happy birthday! Nawawala. Happy birthday! Parang na-preach yata sila. Naglag na. Nawala na. Wala na. Freeze na sila. Wala na. VTuberhead, kailan yung ano, yung sa Monday at Wednesday? Kailan? Gantong oras din. 8 to ano? And I mean, kailan mag-i-start yun? Abali, this coming Wednesday na lang. Ganun. So bukas pa pwedeng, let's say, pwedeng, Maricar, baka mayroong testimony si Pastor John number na pwedeng panoorin. Ano yung kumanang? Tanungin ko sa kanya kung may ano. Tapos i-send na lang niya sa akin dito bukas. Ito. Wait lang nga, teka. Hindi, Maricar, ano mo. Tawa, I mean, kumbinsin mo, Maricar. Oo, na, try kong ano, mas maganda kasi pag, sa bagay, pag ano, pwede mong hanapin ko? Live. Ito, testimony ito. Oo. Testimony ito ni ay, diba? Huli Desma, si Tears of the Lord, at Chino Trinidad. Mga born again Christian sila. Ah. Ay, so, dito, diba merong
si ano, si Tito, si Tito Jonaver meron sa TV. Ah, oh, pwede yung sa si ano, sa CBN. Tanikala. Tanikala. Yun. Pwedeng, let's say, from there, doon kayo ngayon manonood. Tapos, para habang... Pero try ko muna na ma-i-ano siya. Kahit sabihin ko lang, mga isang oras lang siya o ano. Ano naman yan, sigurado papayag yan kasi, ano, gusto niya kayo makilala. Oh. Nakikwento ko kasi to eh. Nakikwento ko sa kanya. Kaya, yun. Ano yun? Pero sana available siya kasi sobrang busy ni Pastor. Sana available siya. Gusto ko rin siya makita. Sige, sige. Yeah, okay. Ayun. Sige. Pero so, yun. Maganda rin namin panoorin yung mga testimonies. Ano yun, Manang? Maganda rin panoorin namin pagka yung wala tayong devotion, maganda rin panoorin yan, mga testimonies ng mga yan, yes, oh, para maka-inspire. Pwede po, oh. Sana ano available to mga ganito ano yung testimony ni na Connie Reyes ni na Tears of Cruz III. Opo. At Inocencio, ang gaganda, nakaka-bless po talaga. Baka nasa YouTube yan ah. Ayun. Check niyo Manong opo. Yan nasa YouTube, napanood ko si Connie Reyes. Oh. Nasa YouTube. Ano yun mo? Bigyan niyo ng link natin. Hindi ba? I-check din si Manong Ruben. Yeah, kaya na mamahanap niya yun eh. Hanapin mo lang ang pangalan nila. Meron. I-check ko kung ito'y pwede, ano? So, yun. Okay, thank you. Sino itong, ano, Danjan, ikaw ba may trabaho ngayon? Danjan daw. Masang ka? Wala po dito, day off po. Kagigising lang. Ah, okay. Buti so, po si nakahabol. Ay, oo, oh, yeah. Si Joy naman, Joy, nasa work ka? Oo nga, naka-off si Joy. Joy. Ay, hindi, baka nasa ano, work siya. Nasa work nga. Work. Si Harold, nandiyan, alam ko. Opo, nasa work po ako. Ay, okay. Sige. Thank you. Okay, thank you. Thank you po. Yeah, yeah. Bye. Mm. Harold, thank you. Anan. Sige po. Salamat din po. Bye. Thank you po. Okay, bye-bye. Anan. Yes. Happy birthday. See you Wednesday. Bye-bye Wednesday. Thank you. Bye-bye. God bless. Manong Ruben, thank you very much. Okay. Bye. Wednesday. Bye-bye po. Ingat po. Salamat. Bye-bye. Okay, Joy, ingat ka dyan. Bye-bye, Tito. Ingat din po. Bye. 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 Bye, Harold.